So magandang gabi sa lahat, lalo na sa tagapanood ng ating YouTube channel. So magandang gabi po sa inyo, lalo na sa ating mga customer dyan na nanood ng ating video, lalo na sa mga baguhan. So mayroon na din akong bagong idea na ibibigay sa inyo na ito po itungkol sa din sa nakuhanan. So lahat ng ating isasabi, lahat na po ay manakuhanan na yan. So maintain na yung mayroong nakuhanan para mayroong mga kunting idea, lalo na kung ikaw is mayroon dito sa site nyo. So bago sa lahat, bago sabihin natin ang ating simple na idea na nakuhanan, shout out muna natin ating customer dyan from Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, at Camarines Sur, so Manila, at Southern Leyte. So marami tayo dyan sa Southern Leyte, Bohol, Cebu, Palawan. So kumusta natin customer dyan from Palawan City. So yung ating customer ng mga Tesla, so kumusta na po dyan lahat? Lalo na sa Mindanao, Gusan del Sur, Surigao del Sur, Davao, Cagayan, Jinsan, at Cotabato City, at Samal Island, Davao Mati. So kumusta po lahat, lalo sa mga Sarangani dyan. So ating delivery na, so lagalaw kang Sir Andan. So kang Sir Andan ba yun? So na-deliver natin, nagpahapon kaninang hapon. So kaninang umaga isa ka-deliver tayo ng lima. So hapon naka-deliver tayo, may nagpahabol Sir Andan. So shout out ko Sir Andan from Davao Mati. So ito na po Sir ang ating video ngayon. So tungkol po ito sa ating nakuhanan. So una sa lahat, at mayroon lang akong sasabihin sa inyo, lalo na sa mga ating customer dyan, ganito mga ka-TH. At lalo na ngayon nating init na. So relax lang talaga tayo, kasi mayroong mga customer natin na nakilala sa kanila na na-disgrasya dahil sa mga ganyan ng isang naghuhukay. So payo ko sa lahat, huwag talagang masyadong excited, kasi karamihan sa iba, ang iniisip kasi sa iba dyan is hindi na makapag-isip ng tama, puro barita na lang ang hinahanap. Kaya yung iba is namamatay dahil sa lason. So ganito kasi yan, kasi tayo is sobrang excited. Kahit nga ako siguro pag nakikita ako ng mga gold bar na gumigita ko lang, parang dumalantad. Huwag mo yung basta-basta kunin. Hindi ibig sabihin na nakikita. Halimbawa, pumasok ka sa isang cube, tapos pagdating mo sa cube, mayroon nag-letter Y. Halimbawa lang to. Tapos mayroong nakalagay dyan na giveaways talagang hindi mo nababasagin, pero nakadikit siya sa pader. So bigyan ko kayo ng idea. Pag halimbawa nakakita kayo ng giveaways, huwag nyo basta-basta hawakan yan. Hindi nyo alam kung ano ang maging patibong dyan. Kasi karamihan sa mga ganyan, kasi sa mga deposito na tulad ng mga barita, napakahirap yan. Kahit nga siguro ako, pag-isipan ko muna yan, hindi ko yan basta-basta damputin. Kasi dalawa lang yan, tatlong disgrasya mo lang dyan. Una, mayroong poison yan. Pangalawa, yung tinatawag natin na smoke. Yung talagang pagtanggal mo dyan, kasi nakadikit yan eh. Pagtanggal mo yan, is tulad ng ating customer dyan from Surigao del Sur, na mayroon silang kasamahan na talagang nalulusaw yung mukha, talagang sunog. Kasi yung nakuhanan niya, so kwento ko to sa inyo, ay umabot sila ng 16 feet, tapos mayroong tunnel na nakita nila sa ilalim. So ganito po ang nangyari mga ka-TH. So itong kunting paalala ko sa inyo. Pagdating nila sa 16 feet, mayroon sila nakita na pagong doon na puti. Talagang maputi yung bato. Maputi talaga siya. Mayroong ulo, pero walang dalawang paa. Apat na paa. Sa babunga nga niya, mayroon siyang kinain na gemstone na kulay blue, parang dark blue siya. So ginawa ng ating ka-TH is tinanggal yun. Nung natanggal yun, hindi pala yun solid na gemstone, mayroon palang butas sa gitna. So nung tinanggal niya, kasi matigas, umusok. Nung umusok na, ay tumama sa mukha niya. So yun ang dahilan, nagparang sa Bisaya pa, nagkalapnos ang yang naong murag aksido. So mga ka-TH, ingat lang talaga. So balikan natin ang ating sample sa ilalim ng cave.
So nakita ko yung mga giveaways dyan, mga isang barita. Huwag nyo talagang basta-basta damputin yan. Kasi tatlong mga patibong dyan. Una, lason. Pangalawa, yung tinawag ng smoke. Pagtanggal mo dyan, or may bumba dyan, pagtanggal mo, bumigay yung pin. Sabog ka dyan. So pangatlo, yung tinatawag lang trap. Yung mga bato na kapile-pile dyan, sa halimbawa kung mayroong barita na ganyan, nakadikit lang sa wall talaga. Kasi close keep yan, nabuksan mo. Nakadikit yung isang barita dyan. Huwag mo talagang basta-basta kukunin yan. Kasi pag tinanggal mo dyan, yan na pala ang dahilan, babagsak yung keep. So mga ka-TH, kunting ingat lang, relax talaga. Hindi yung ibig sabihin na porket naghahabol tayo ng kayamanan, is hindi na tayo mag-iisip ng tama. So talagang pinag-isipan yan. Kahit ako siguro pag nakakita ako niyan, pag-isipan ko maigi kung anong dyan ang nakalaan, paano dyan nalagay, at anong naging trap dyan pag bago ko kukunin. So napakahirap talaga pag ganyan na lagi kang padaos-daos. So kunting ingat lang mga ka-TH. Dahil yung buhay natin, hindi na yan pwedeng mabalik. Paano naman yung makuha mong isang barita, tapos hindi na mo pakinabangan. Di ba? So ganito, halimbawa ganito rin. Yung giveaways dyan na isang barita, ay tinanggal mo. So walang bump, walang smoke, puwiso niyan. So on the spot ka dyan, kung malakas yung puwiso ng nilagay ng mga puwiso dyan. So mayroong pumasok din treasure hunter, hinipo rin yan at nalason rin siya. So yan ang pinakamahirap. So payo ko sa lahat, kung lalo na makahawak kayo ng mga makatagpo kayo ng mga ganyan berita, huwag nyo talagang galawin. Kung gawin nyo, pagmasirin yung mga gilid dyan sa gilid ng berita, kung anong nakalagay dyan, baka mayroong palatandaan dyan na mayroong nakaabang dyan sa ilalim niya. Or kung halimbawa kung puwison yan, kung puwison ang patibong niya, ang gawin nyo ay kuha kayo ng kahoy na pang-ipit dyan at ilagay nyo sa loob ng bani. Alam nyo yung bani, yung saging ba? Yung saging, huwag nyo ilagay sa bag, kasi baga magbasa yan, doon yan sa likod nyo pupunta. So yun na maging sikreto. So secret yan sa lahat, at nagtinagatago ng sikreto yan, ilagay nyo sa loob ng bani para maging safety kayo. Kahit dyan kayo sa tubig, pwede nyo yung sa Bisaya pa ipalotaw lang. Gabay-gabay nyo yun lang. So yan ang maging safety sa inyo. So huwag nyo lang galawin. So ito mga ka-TH, at ito may bibigay akong kunting idea sa inyo. So ito pala ka-TH, so sa mga hindi alam dyan ng mga diamond, so maraming napapakita sa akin ng mga diamond test. So bumili kayo ng ganito. Ito po talaga ang napakaganda kung mayroon kayong ganito. So on nyo lang yan, bago nyan. Yan. Pag mayroon kayong ganito, i-on nyo lang. Lagyan ng battery dito, mayroong lagay ng battery. Antayin nyo umilaw yung kabila, saka nyo mag-test. Kasi yung iba pag nakailaw na to, i-test agad eh, wag muna. Kasi mayroon napapakita sa akin na isa pa lang yung umilaw, nag-test na agad. Ayan, yan, dalawa na. So nakita nyo na, dalawa na. So ganito gawin nyo. Kung halimbawa, kung ganito na, tapos mag-test kayo, so malalaman mo talaga kung kano'ng bakalidad yung bato. So ito, mayroon tayong white gold na mayroong bato. So para makita sa kalaman sa lahat, to walang scripted. Hindi to scripted. Pakita natin sa lahat. Ayan. Hindi to scripted ha. Ayan ha. Hindi yan scripted. Talagang totoo yan. Sa pool na sa pool talaga. So yun po ang totoong diamond. Hindi yung dumating na ito. Halimbawa ito. Ito. Ayan. Ayan. Gold lang yan. Pero hanggang dyan lang yung gold. Diba? Gold na yan. Mahalo yung 24. Pero dyan lang kaya. So yan po ang gold. So ito po yung diamond. Ito. Ganito yan. Ito. Well, hindi scripted yan. Oh. Yan. Yan. Palo na palo talaga. So yan po ang diamond. So ganyan mag-test. Antayin nyo. Antayin nyo umilaw yung isa. Hindi yung nagkailaw lang yung isa, tinis nyo na agad. So hindi po ganyan ang pag-test ng mga diamond.
So ang pagtest ng mga diamond is dapat ay yung dalawa. Bumili kayo ito, marami naman ito sa mga online bully. Pero mayroong 1,000, so mayroon kayong 1,000, makabili na kayo ng ganito. 1-2, kasi karamihan ito 1-2, 1,000. Diba? So mayroon naman nakalagay dyan mga guide sa likod niya. So bumili kayo ng ganito para matest nyo yung bato na nakahawak nyo. Kasi mahirap talaga pag wala kayong gamit. So napakahirap. So ito pong bato ko, ito po yung nakuha ng Tesla. So Tesla po ang nakakuha nito. So gusto ko lang paalam sa lahat, nandyan yan sa YouTube at pinakita natin. So sir, ito po yung sample, pinaturoan na kita. Antayin mo talaga magdalawang ilaw bago ka mag-test. Hindi yung isa lang, tinest mo na agad. So hindi po yan tama. So antayin mo yung pangalawang ilaw. So ito po yung nakuhanan sa ating Tesla. Tesla po ang nakakuhan to, hindi humid. So ito mga katits, mayroon akong kunting idea sa inyo. Ito po'y talagang nakuanan. So yan. So ito siya. Ito po yung kahoy na mayroong metal na nakabaon sa puno. Ito po'y bauno. Bauno po ito, bauno. Bauno, alam siyo yung bauno. So dito lang ako nakilala ng bauno. Iwan ko anong pangalan to sa liti. Kasi sa liti, dito lang ako nakilala kay palakata. Dito ko lang alam na mayroong palakata, pero sa liti walang palakata. Ano tawag niya? Palkata. So ito po yung kahoy, ito po yung cave. Yung tawag sa Bisaya to, sa liti is bito. So bito to. Bito sa liti. Ito po yung bauno. So galing sa bauno papunta dito is 30 meters ang layo niya. So mayroong nakabaon diyan sa puno niya ng bakal. Yung patulis is papuntang sa Bisaya, Bito. So ito po yung puno ng kawayan. Talagang kawayan na kawayan talaga siya, yung karaan na kawayan sa Bisaya, yung matandang puno ng kawayan. So ang layo po din nito is 15 meters ang layo niya. So sa hula nyo, saan kaya yung deposito dyan? Kung hulaan nyo. So ito may sign nito. Katiits, mayroong sign nito. Ang sign nito is dahon. Mayroong bato dito sa bunganga niya, yung sign dahon. So paano na discovered ng ating katiits? So paano niya nakuha? Ito po ang hawak niya is humid locator lang, pero hindi galing sa atin na humid locator. Is yung humid locator is gawa rin niya. So ginaya-gaya siguro, bumili na natin ng locator o saan siya bumili ng locator. Pero sinaya siya sa akin, yung humid locator is hindi galing sa atin. So mayroon lang daw siyang ginaya na locator na binili niya. So iwan ko saan galing yun. Pero yun nakuha niya is locator talaga. So ilang basis daw niya ditik, hindi yung isang araw lang. Papunta daw niya ng area na to, dinitik niya. Babalik na naman siya next 3 days, dititik na naman niya. Babalik naman siya ng 2 days. Talagang inuksubaran talaga niya lahat. Hindi yung ditik hukay agad. So ganito mga katiit. So hula nyo, saan kayo bando yung pusito? So ito may dahon to sa bunganga. So ang patulis ng bakal is papunta dito. Ito papunta dito. Ito yung papuntang west. Ito ang papuntang east. East to 15 meters to. So, totoo pa lang sinasabi nila na mayroong mirror image. So, yung tawag nila is kabaligtaran. So, ang deposito katiits na nakuha sa ating katiits din na hindi ko babanggitin kung saan area is dito po sa puno ng kawayan. Dito siya. Imbis dito natin susundan yung patulis, dito sa tawag natin sa Bisaya, sa Southern Liti is Bito. Is dito siya bumalik yung gadget. Talagang humatak daw, pero hindi masyado malakas. Sabi niya sa akin is papunta dito. Dito. Pero dito, mayroon lang hahatak pero maliit. Iwan ko lang kung mayroong gold dyan or mayroong nilagay na mga tinatawag natin. Kasi hindi lahat naman mga anti-decoy minerals na nilagay dyan, mga precious stones, mga ganyan. Minsan kasi ng mga treasure, mga hapon dati, yung mga
talagang mautak tala sa mga baunan ng mga deposito. Minsan yung bato nilalagyan, binutasan yan. Binutasan yung mga bato, binarinahan yan, nilagyan ng mga powder gold. At paglagay ng powder gold, at sa kanila tapalan. So kaya magtataka kayo bakit umikot sa bato, kasi mayroon yung mga powder gold. So hindi na natin yan makikita sa pag binasag natin yan, mahuhulog na yan eh. Maliliit yan, maliliit na mga butas nilalagyan niya, mayroon na kaming karanasan ng ganyan. Binutas-butasan na maliit at nilagyan at tinapalan. So siyempre kung may gamit kaya ikot ka, pero malalaman mo talaga kasi mahina. Mahina talaga yung galaw niya, parang yung ikot niya na is parang sobrang bagal. O minsan di umiikot, pero bumalik siya. So yung bumunta natin ka THC to, is umiikot siya dito. Umiikot siya sa puno ng kawayan, talagang tinuturo talaga to. Matagal to niyang bago hinukay. So ang lalim po talaga, ng totoo talaga na kabaon sa kawayan is 1.5 meters. Hindi po siya umaabot daw ng 2 metro. Totoo talaga yung mga sinasabi ng mga nung naunang TH natin na talaga yung mga kawayan is mababaw lang talaga. So ang kaibahan lang talaga nito is kabaliktaran po. So mayroon po talagang kabaliktaran. Dapat yung patulis niya is patama dito, ay dito pala yung direksyon. Kasi yung dahon dito, yung patulis ng dahon is pabalik siya daw, pabalik dito. So di naman daw makita niya kung ano yung kahugis nito, kawangis ito is dahon ng kawayan. Kasi yung purma nito is parang ano na, sabi sa iya pa, parang nairis na siya, parang kunti na lang yung makikita mo na dahon na sign. Pero makikita mo pa rin yung dulo daw, dito si Kadulo. Parang pungahan, sa Bisaya pungahan, huwag ka nang tumoy sa dahon. Pero yung mga guhit niya, parang hindi na masyado maaninag ni Bisaya. So pabalik daw yung dulo, yung buntot ng dahon, is pabalik daw dito. So yung dinitik niya, mayroon daw ikot, pero ang bagal. Hindi tulad dito sa malakas. So nung binalikan niya dito, tapos sa mga isang hapit, isang buwan niya bago hinukay, kasi pabalik-balik siya nitik dito eh. So hinuka niya to, dinerf niya. So natamaan po niya yung box, yung talagang simento. Tapos yung simento, yung tawag nun, banga, iputo sa simento na kwadrado. Ganyan. Diyan sa gitna yung banga. Pagbasag niya, is tumambad yung banga. So ang laman po is gold coins lahat. Wala pong barita, puro gold coin. So ang taas daw ng banga is higit-higit, sobra higit 1 feet. Kasi matataas, tapatas daan daw yun. Higit 1 feet daw. So ang laman is mga gold coins. So yan po ang nakuhanan. So napakasurti po ng ating katiits. Pero itong katiits natin, hindi po to treasure hunter. Talagang nadaan sa Bisaya pa, is naagni lang daw siya. So naagni lang siya sa mga katiits kasi mayroon daw makuha. Baka malay daw is makakuha rin siya. So yan ang maganda. So hindi niya iniisip na makakuha siya o hindi. So nagbapakasakali lang. So yun po ang karanasan ng ating katiits. So hindi ko lang mabanggitin anong lugar. Basta ito ay nakuhunan talaga. Totoo po ito. So totoo pala na mayroong mirror image. Ito ay papuntang patulis niya, papuntang west. So ang totoo palang direksyon ito is papuntang east. So yan po ang nakuhunan. So sana po ay kung mayroon kayo sa site na ganito, at lagi niyong tandaan is hindi talaga nagtuturo lahat ng deposito. So mayroon talagang tao nilang kabaliktaran. So ingat sa lahat. So kung naman masyadong excited, relax lang. So kung para sa iyo niyan, is para tayo talaga. Kahit nakaharap mo pa yung deposito, kahit andyan na sa harap, ilang feet na lang. Kung talagang hindi ibibigay sa taas para sa iyo, hindi para sa iyo yan. Huwag mong pilitin. Tulad ng sinasabi ko, pag nakikita ka ng isang barita, kasi iniisip mo is yaman agad, pira na. Yun pala ang umpisa na madisgrasya kayo. So kunting ingat lang, relax. Lahat is pinagplanuhan. Pinag-isipan yan. Hindi basta-basta mo nalang kukunin. Pag-isipan mo. Baka yan ang dahilan na mapahama kayo. So marami nang nangyari ng ganyan. So dito sa anong napuntahan ko yun? Dyan sa Bayugan 1?
Bayugan Uno. So mayroon akong napuntahan dyan dati na isa kong customer na talagang sabi niya, napasok niya yung tunnel sa loob ng 13 feet ba yun o 10 feet. Kasi yung sign sa taas is heart. Heart daw yung sign sa taas. Binutas talaga niya pababa. Tapos doon tumambad yung tunnel na mayroong 7 kwarto sa Bisaya. 7 ka kwarto. To 7 ka kwarto, so yung isang kwarto is mayroong tubig. So pinuntahan niyo yung kwarto na yon kasi hindi niya alam kung paano malalaman din po sito. Ganto kasi yan eh, pag ganyan napasukan niyo mga closed tunnel, hipuin niyo lang yung mga wuling. Kasi pag mayroong deposit yan, mayroong, kung mayroong lewa chamber sa loob, hipuan nyo lang. Kasi mainit yan eh. Maligam-gam. Hindi yan. Ibig sabihin, sobrang init. Maligam-gam. So, hipuan nyo lang. So, yung last na pinasok daw niya na kwarto, kasi niya alam paano, tingin lang siya eh. Pag wala, dead end, balik na agad eh. So, yan ang pinakamahirap kung walang gamit. So, yung last niya pinasok niya, eh, kasi 7 kwarto daw, mayroong tubig. So, umubog siya sa tubig. Sobrang kati daw talaga ang yung tubig na yun. Kaya bigla siya umakyat. So, mga abta na mga 4 na linggo, napuntahan ko para ng buni. Dito, ang dami, laki. Dito, ang laki, ang dami talaga. Dito, pati yung ari niya, mayroon na talaga. So, sinabayin ko yung kasama niya na talagang napakahirap yan. Mataas lang yung isang taon niya, wala na yan. Kasi natamaan siya ng bakterya. Kasi yung bakterya niya, napakahirap patayin. Napakahirap talaga. So, swerte na yung nangyari sa akin dati. At talagang hindi ko napuruhan. So, na-poison po ako, hindi ko napuruhan. Dito kabila ko. Tubang kati talaga. Yung balat ko is umangat na ganyan kataas. Yung na-affected, ganyan kataas. Pinatay ko lang yun sa ano, sa apoy. Talagang sa isang oras, 4 na beses po ako magpainit sa Bisaya, magpainit. Lahat na ubos, yung kinumpra ko na kahoy na umabot ng 4,000. 4,000 yun, kasi yung bugkot, mayroong bugkot 20. Lagi yan, araw at gabi, sobrang payat ko talaga. Talagang inisip ko, baka hindi na ako mabubuhay nito. So talagang pinatay ko lang yun sa apoy. Naliligo ako sa suka, ang sabi-sabi ng iba, ng kwadrokantos daw. Pero talagang totoo, ang nakapatay yun, yung apoy talaga. Sobrang kati talaga, nababaklas na yung panit mo. Sobrang kati talaga. Ang hirap talaga pag matamaan ng mga bakterya. Pinatay ko lang yan sa apoy. So, 2 buwan po ako nag-taste nun. Talagang sobrang hirap. So, mga katiits, hindi puro balitang iisipin natin. Isipin rin natin yung ating kalusugan. Isipin rin natin ang ano mangyari sa atin. So, payo ka sa lahat. Kung para sa'yo yan, payo sa talaga. Huwag mong pilitin. Dapat lahat pinag-isipan. Kung ikaw may pangarap ka sa buhay, isipin mo rin yung pamilya mo. Hindi yung puro barita iniisip mo. Hindi nila lahat na gusto mo makukuha agad. Gusto mo damputin mo na agad. Hindi ganun. Pinagplanuhan yan na maigi. Para makuha mo na maayos. Yan ang pinakamagandang advice ko sa inyo. Kung mayroon kang plano sa buhay mo, kung mayroon kang pangarap, pag-isipan mo ng mabuti. Yan ang pinakamaganda. Lalo na kung wala kang gamit, napakahirap yan. So, mayroong iba talaga na hindi rin naniwala ng gamit. So, di natin sila mapipilit. Kaya yung iba na nga disgrasya na. Diba? So, hindi natin sila mapipilit. Hindi naman iksibihin na bumili kayo sa akin. Marami naman dyan bibinta, pwede naman kayo bumili. So, yung tiwala ang sa akin, yung bumili. Diba? So, masasabi ko sa inyo, kung gusto nyo magandang gamit, okay yung Tesla. Curated talaga yung Tesla. Kaya sinasabi ko sa iyo, sino magpipalit sa akin ng mamahaling gadget? Yung Tesla nyo, para ibigay ko sa mga ibang kasamahan ko. Yung marami akong grupo eh. Diba? So yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi nyo inisip, ilang taon kayo magtatrabaho, ilang taon kayo. Pagkatapos, ganun pa rin yung buhay natin. Diba? Ilang taon ako nagtatrabaho, ganun pa rin. Dito lang sa pag-TTH talaga. Kung talagang may plano ka sa buhay mo, may plano ka sa pamilya mo, hindi mo ibig sabihin na huminto ka sa trabaho mo. Gawin mo lang sadline yung pag-TTH. Huwag ka lang masyadong excited, nagmamadali. Huwag lang ganyan. Lahat pinaplanuhan.
Kahit naharap mo pa yan, kung talagang ayaw ibigay niyo sa taas sa'yo, hindi talaga yan ibibigay sa'yo. Hindi mo talaga yan makikita. Kaya sabi siya, magdasal kayo bago mag-umpisa. Tiwala sa sarili. Hindi yung naniwala ka sa kapitbahay mo. Kasi yung kapitbahay mo, ilalaglag ka talaga niyan. Hihilain pa baba hanggang magsama kayo ng talagang hirap at ginawa. Magtiwala ka minsan sa sarili mo dahil ikaw ang nangangarap para sa mga pamilya mo. Yan ang pinakamaganda talaga sa lahat. Hindi yung sumasahod ka lang ng isang linggo, kinsinas, isang buwan, okay na sa'yo. Isipin mo rin, mag-aaral yung mga anak mo. Mayroon din pangangailangan. Mayroon ka rin pamilya na kailang tulungan. Gawin mo lang sadline, hindi naman yung ipupokus mo. Pag nakahits ka ng maliit, saka na. Magnegosyo ka kunti. Magtitiis ka, bili ka ng gamit. Payo ko sa inyo, pwede naman yung 3D. O dapat marunong kang gumamit. Tesla, 3D. GoFine 66. Yung Homid, mahirap yan gamitin kung talagang nagmamadali ka. Kung talagang naghahabol ka, mahirap yan. Kahit yung Tesla, kahit 3D. Kahit mayroon kang 3D scanner, kung nagmamadali ka, talagang butas lahat yan kasi inuukay mo. Napakahirap talaga. Hindi naman ibig sabihin na mayroon kang 3D scanner, makikita mo ng gold bar. Hindi ganun. Makikita mo lang yung percent dyan, kung anong kataas yung minerals niya, nakikita niya sa ilalim. Hindi ibig sabihin nakikita mo yung gold bar. Pero okay na yun kasi mayroon kang gamit. Makikita mo na lang yung lalim. Kung mayroon kang Tesla, didetect mo. Kasi yung Tesla talaga ang pinakaunang hanap. Pinakaunang makakahanap talaga yung mga locator. Tingnan mo, nilulukit mo na yan ng mga locator bago titirahin ng Tesla. Bago titirahin ng 3D. So, maisip talaga natin yan. So, yan lang mga ka-TS. Maraming salamat sa nood ng ating video, lalo na pagbaguhan ka pa. Huwag mo lang kalimutan mag-subscribe sa baba at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. So, maraming salamat pala sa ating mga customer na deliveran. So, lalo kang sir from Palawan City. So, huwag mag-alala sir, darating yan. So, kasi dadaan yung mga gadget natin sa custom. So, yan ang talagang makunti-kunti. Lalo na ngayon is holiday. So, talagang mabagal-bagal sa kunti. So, yun lang guys. Maraming salamat at God bless po sa lahat na nanonood.